Okay, so magpapakilala lang po ako sa inyo lahat. Isang karangalan po na i-share ko po sa inyo yung journey ko po sa FirstVitaPlus. Kasi kagaya po ninyo, dati rin po akong bago, na na-inspire din po ako dun sa napanood ko. At ang dasal ko po at panalangin ko po, magbahalan tayo, ma-inspire ko din po kayo kasi na-inspire din po ako dati. Kasi po, marami pong tao ang hindi po naniniwala na mararating ko po ito, na mababago ang buhay ng isang dating janitor. Ako po ay 15 years na janitor sa Philippine General Hospital nung makilala ko po ang FirstVitaPlus. Pero dahil po sa training ko po kay Ma'am Doyi, ito na po ako ngayon. FirstVitaPlus Hall of Fame na po, kayo din. At FirstVitaPlus Circle of Excellence Awardee, pang-anim po ako doon. Hindi po pero yung awards na yun. Salamat po Ma'am Doyi. FirstVitaPlus Official Speaker, FirstVitaPlus Core 80, Team Missionaries po, team founder po ng UP Unlimited Possibilities Dream Team, at center owner po ng FirstVitaPlus Iloilo Product Center po. Paano pong ginawa ko at paano din po ang gagawin niyo para maging successful sa FirstVitaPlus? Pero bago pong lahat, siguro po, ikwento ko po sa inyo saan po ba galing ang isang JR Colina. Bakit ako yumaman sa FirstVitaPlus? Kasi po mahirap ako. Mahirap po ako. Nakatira lang po ako dati sa squatters area. Ang pinakalaro ko, uli lang lubos na po kasi ako 5 taon wala na po ako nakagis na magulang. Para mabuhay po, ang lala ko po noon, ang pinakalaro ko lang po noon is magtatrabaho. Nagtitinda po ako ng tinapay. Itinda po ako ng dyaryo. Madaling araw po, alas 4 na madaling araw, dyan po sa Congressional, sa may tapat po ng Munoz Market. Opo, nakapila po kami dyan sa dyaryo kasi nagtitinda po ako ng dyaryo. Noong mga panahon po na yun, grabe po nung elementary ako, hindi pa po uso noon yung mga aircon buses. O, lahat po ng aircon noon, puro ordinary bus. Nakasabit po ako sa bus, daladala ko po yung dyaryo. Kaya ang chinelas ko po noon may tali eh. Yung takong butas, yung dulo butas. Kami po yung mga tumatalon sa ordinary bus dati. At working student po kasi ako eh. Hindi ko rin po alam kung bakit ganun ang buhay ko. Basta ganun po, natutulog ako sa jeep, naglilinis ako ng jeep. May bayad, bukod doon sa mga barya-barya na napupulot ko. Yan po yung sa may Munoz, Prisco, Pantranco, yung mga linya po ng jeep dyan. Natutulog po ako dyan. Gabi po no, bangketa po dyan, natutulog po ako dyan. Hindi ko po maintindihan kasi wala po talaga ako. Nung high school naman po, ang pinakatrabaho ko naman po noon, usap pa po ninyo yung mga home repacking. Home repacking. Alasin ko po na madaling araw, bit-bit ko na po yung karton. Ang laman po noon, mga epektus. Mani, yung mga beer matches po. Mani, usip, dilis. Tapos yung mga home repacking po na pamintang durog, pamintang buo, kulantro, bulaklak ng saging, bawang. Iniikot ko po yan sa buong barangay Masambong, barangay Paltok. Pagkatapos po noon, 12 doon, at 12 ng tanghali tapat, pagbalik ko po noon, ang dami ko na pong pera. Hindi ko po maintindihan, basta ganun po ang buhay ko. At noong pagkatapos ko po ng high school, laki po ako dyan sa squatters area po, dyan sa may Quezon City, graduate po ako ng Judge Waluna High School. Pagkatapos ko po ng high school, nagtrabaho po ako bilang boy helper. Dito po sa may Nueva Street, Escolta, Manila. Tapos po, naging boy helper po ako dyan sa may Haligi Street, sa Brokerage. Tapos po, nagtrabaho po ako sa pabrika. Yung pabrika po na yon, yun po yung katabi po nung paaralan po namin nung high school ako. Nagtrabaho po ako dyan. Tapos December 10, 1990, nakapasok na po ako bilang isang janitor sa Philippine General Hospital. Ang sweldo ko po noon, nung ako janitor po, 100 pesos kada araw. Masaya-masaya na po ako noon kasi po may pagkukunan po ako ng pang-aral ko eh. Nag-janitor po kasi ako sa araw, nag-aaral ako sa gabi. So natapos ko po yung kurso ko after 8 hard long years, BSc Accounting. Kami po yung huling-huling batch ng accounting bago mag-accountancy. At nung naka-tune in ngayon si Sergeant Biray, yung company guide po dati ng FPO. Sergeant Biray, salamat po sa inyo, yung mga pagkain na binibigay niyo sa akin at saka si Ate Princess Esteba, Sergeant Esteba, kung nandyan kayo. Kayo po ang tumulong sa akin, hindi ko makakalimutan yan. Kasi alam niyo po, sa totoo lang po, no? Pero open book po eh, sinasabi ko lahat eh. Hindi ako nakapasa ng NCE kasi pang NCE ko po, tatlong beses ako nag-take, tatlong beses din po akong ang saya, hindi po pumasa.
ang pinakamataas ko lang po sa NCE, 36%. Kaya nakatapos, nakapasok pa ako sa Far Eastern University kasi po, diskarte. Inulungan pa ako nila Sergeant Gunay, nila Ate Presi Esteba. Pati yung transcript of records ko, natapos ko po yung pag-aaral ko after 8 hard long years kasi po talagang gusto ko po makatapos. Ako po yung nakapagtapos po ng BSc Accounting at 4 na beses ako nag-qualify exams. Ang saya, hindi ako makapasa, pero nung pang-apat po na nangopya ako, yung inopyahan ko, 75%, ako po 99%. Eh, mangopya na lang ako. So, yun po yung buhay ko. Hanggang, yun po masaya ako dahil nakapasok pa ako sa Philippine General Hospital. May pagkukunan na po ako ng pang-aral ko kasi wala na po ako magulang. Ang dami naman po namin magkakapatid. Pero nga po, wala talaga. Kaya nagpursige po ako para mag-aral. Ang panangilan ko po noon, tubig, Skype, sa gripo. Sa gabi, yung kanin na totong, kapi nilalagyan ko na kasi gusto ko pong umasenso. Gusto ko pong masipag po ako. Matagal po ako nagdadasal na magkaroon po ako ng opportunity. Kaya masayang-masaya po ako nung nakapasok po ako sa Philippine General Hospital. Tumagal po ako doon ng 15 years. Bakit po ako tumagal doon? Kasi sabi sa akin ng boss ko, very very close kami ng boss ko sa Philippine General Hospital, huwag naman kailan ng kaluluwa niya. Ang sabi niya sa akin, kung ikaw mismo JR, sa sarili mo, hindi masaya sa ginagawa mo, ibang tao pa kaya. Kaya po yung laging baon-baon ko. Lagi lang po ako masaya, lagi lang po ako nakangiti. Kaya alam ko po, dadating, bibigyan ako ng Panginoon Diyos ng opportunity para mabago ang buhay ko. Kaya si Ma'am Doyi po, hulog po ng langit po sa ating lahat. Ma'am Doyi, ma'am, salamat po, ma'am. Salamat, ma'am, sa mga training ko po sa inyo, ma'am. At hindi ko po ito babaguhin, Ma'am Doyi, na para malaman po na maraming tao na kaya po nila ito. So, ito po kasi okay na po ako nung nasa PGH ako. Kaya lang, nung nagkaroon po ako ng pamilya, nagkaroon ng mga anak, dito ko po nakita yung sarili ko. Kasi walang-wala na nga po, nasunugan pa po ng bahay. Pero alam niyo po, nung masunog po yung bahay, dyan po, nakinis yung galing ng isang dating janitor. Lahat po tayo may mga personal power. Lahat po tayo magagaling. Kailangan lang po natin ilabas. Ako po magaling ako. Alam ko magaling ako. Noong nasunugan po kami ng bahay, nakita ko po yung mga anak ko, wala na po kami makain. Nangihingi po ako ng lugaw para makakain kami. Lumabas po ang galing ko kasi pag hindi ko gagalingan, nagugutom po ang mga anak ko. After po ng sunog, kwento ko lang po sa inyo, kasama ko po yung dalawang anak ko. Si Basil, nangingip, nagtuturo po ng tinapay sa bakery. Ang sabi ko lang po sa kanila, marumi. Marumi kasi wala akong pera. Kaya nung makita ko po, first bite of glass, nagigigil ako. Sabi ko, kaya ko to. Kaya paano po ang ginawa ko? Bakit ako yumama sa First VitaPlus? Para gagawin din nyo. Nangutang ako, inaral ko po yung negosyo. Nag-fail ako, naniwala ako. Yung kahirapan ko po noon, sobrang hirap ko sa First VitaPlus nung sisimula ako. Butas pa po ang sapatos ko noon, pero kailangan kong galingan. Butas ang sapatos ko, kaya pero umaten ako ng trainings. Araw-araw ko nag-a-attend ng trainings kasi po, pangarap ko pong maging First VitaPlus, official speaker po ng First VitaPlus. Kaya lagi po akong may dalang tape recorder noon. Salamat Kuya Manny Antonio, Mr. Manny Antonio, sa inyo po ako na-inspire. Lahat ng talks, lahat ng trainings ni Mr. Manny Antonio, umuupo ako kasi gusto ko pong matuto. At ito po, ang unang check ko po sa First VitaPlus, 500 pesos. Masaya-masaya po ako kasi nakalagay po dyan yung pangalan ko. Domingo, Colina Domingo Junior G. Ang swelto ko po sa pages, 100 pesos. Sa First VitaPlus, ang dali-daling gawin, mag-i-invite lang naman, sanay naman po ako napapahiya eh. Sanay naman ako nasasaktan eh. Kaya hindi na ako nasasaktan nung ginagawa ko ng First VitaPlus. Minahal ko po nung gusto ang First VitaPlus kasi naniniwala ako sa sarili ko. Yung narating po ng mga taong ordinaryong tao dati, mararating ko din. Ganun po ako tapang, ganun po ako kagigil. Ganun po yung nakikita ko. Kaya ang exit interview ko po sa Philippine General Hospital na nagpaalam po ako, nagtatawanan ako ng mga kasama ko sa trabaho. Ang exit interview ko po sa national government, nakalagay po doon, para kumita po ng 480,000. Pinagtatawanan po nila ako. Bali daw po ako, pero okay lang. Hindi naman po nila nakita yung nakita ko. Hindi naman po sila nagugutom. Kami nagugutom, hindi naman sila. Kaya sabi ng training, sit like a millionaire, walk like a millionaire. Kahit wala akong barit, kahit kakalugalaw, sige hataw. Hindi naman po nila alam eh. So, sobrang hirap po ng mga panahon na yon. Sobrang ginawa ko, bakit po narating tong success ko na yon. Na pumupunta pa ako sa mga lugar na pinapakanta po ako ng mga doktor. Napupunta pa ako sa Quezon na hindi ko po alam lugar, inaabot ako ng madaling araw para kumausap ng tao. Pumupunta ako ng Zamboanga, mag-isa lang po ako noon. Sumasabit sa bus, masakay ng motorbike, natatakot ako pero kailangan kong gawin kasi para may kainin kami, makabenta ako ng power pack para hindi magutom yung mga anak ko. Pumupunta pa ako sa mga lugar na wala pa akong kain,
Nahahanapin ko yung, wala akong pamasahe, hahanapin ko yung mga tao, nakakausapin ko. Minsan po, masarap alalahanin, masarap balikan yung mga masasakit, yung mga sugat, yung mga makikrot. Kasi masarap na pong alalahanin po kapag successful na po tayo sa First Vita Plus. Kaya, yung grabing hataw ko po, sabi nga, strike while the iron is hot, habang bata pa, sige hataw! Yan po yung una kong nakuha sa First Vita Plus, Toyota Revo. Masaya po ako noon kasi yung sasakyan na hindi ko po lubos na isip na makukuha ko yan. Kaya alam niyo po, sa kwento ko lang po, yung unang buwan ko po dyan sa Toyota Revo na yan po, dadasal ako sa PGX Chapel, nagpapasalamat ako. Ang sabi ko sarili ko bilang pasasalamat, kasi nakikita ko po yung mga pasyente namin sa PGX, lalo na yung pasyente ng orthos, orthopedics, hindi sila sinasakay ng bus kasi hindi po sila kasya eh. So ang ginagawa ko po tuwing hapon, bago ko pumunta sa office, after ng trainings, sinasakay ko po yung mga ano po, yung mga pasyente, yung mga nabalian, mga nakaganon. Uhahatid ko po yun doon sa inatid ko po yun doon sa ano, sa Laguna, sa malalayo. Hindi ko sinisingil, basta prayers lang, pangkasolina lang. Ginawa ko po yun ng isang buwan. Pero sabi po ng kaibigan namin pare, JR, alam na ng Panginoon Diyos yung puso mo. Ingat kayo kasi kayo hindi mahahawa. Pero yung dalawang anak nyo baka mahawa. So after 1 month na yun, hindi ko po maintindihan bakit ang galing ko po magpasali. Ang dami-dami ko pong napapasali. Tapos nilalagyan ko po yun ng power pack. At mga time po na yun, yung mga credit cards po ng doktor, with due respect po, kwento ko lang, nakuha ko po yung tiwala ng mga doktor natin sa Philippine General Hospital. Kasi po, yung clearance po ng mga maternity leave, vacation leave, sick leave, 2 months nilalakad ng iba. Ako po, 2 linggo lang yan. Kaya nauhit ko po yung puso ng mga doktor. Kaya nung, siyempre po, nasunugan ako ng bahay, nagpuporsige ako. So, siguro iba naawa na lang din. So, kailangan yung produkto at alam niyo po ang ganda ng produkto. Milagro talaga, miracle talaga. Hindi ko rin po maintindihan kung ano. Alam niyo po ba na mga doktor po, ang mga business partner natin, unang-una po ng mga kasama ko ng mga doktor. Doktor talaga tinarget ko kasi yung mga kasama ko empleyado, magaling po mag-utos, panautos sila, mahal na mahal ko po sila. Kaya lang, inaalokan ko po ng isang sachet na First Vita Plus. Sabi po nila sa akin, magkano isang sachet? 40 pesos po. Niloloko mo naman kami, JR. Pambili na namin ng bigas yan. Kaya ang target ko po talaga noon, mga doktor. Kaya syempre po, that time, 33 years old po ako. Di ba mainit ka, malakas ka. Kahit hindi ko kaya, kaya ko. Kaya tanong ako ng mga doktor, is this organically grown? Sabi ko sa asawa ko, sweetheart, anong ibig sabihin na is this organically grown? Kasi mga doktor, kausap ko eh. Anong sagot mo? Sabi ko, yes, tama na yun. And, nagdadasal ako, nabigyan ako ng lakas ng loob, ng tapang, ng galing. Pinapakanta ako ng mga doktor, kaya ito po yung nakuha ko po, yung Toyota Revo. Sasamantalin ko po yung pagkakataon na to, na pasalamatan ko po, kasi marami pong kwento yung Toyota Revo na yan. Pinasasalamatan ko po yung mga kasabayan ko. Unang-una po, yung unang-unang doktor na napasali ko po, na tumulong po sa akin. Pinapasalamatan ko po siya kung nasan man po siya kasi po kasama ko siya sa Revo. Kasi kung nakikinig po kayo, Doktora Eva Irene Yu Maglonso. Doktora Eva Irene Yu Maglonso, ma'am, maraming salamat, ma'am. Naalala niyo pa po nun, ma'am, na sinasakay ko kayo sa Revo, nakakausap tayo sa monumento. Di ba po? Sinasamahan niyo po ako, tapos naging official speaker kayo ng First Vita Plus. Ma'am, maraming salamat, ma'am. Kayo po yung isa po sa mga taong tumulong sa akin. Kaya hindi ako naniniwala ng sinasabi na self-made multimillionaire. Hindi totoo yun. Kasi darating ko po ito kasi maraming tao pong tumulong sa akin. At sasamantalin ko po ang pagkakataon na ito na pasalamatan ko po sila. Kung nakikinig ka po, Ma'am Des, go. Ma'am Des, go. Ma'am Des, salamat po ha. Di ba? Kahit hindi kita isasakay, sabi mo sa akin, Kuya Jay, uuwi na ba tayo? So, wala, hindi kita matanggihan, kaya sasakay ko po siya, yung mga business partner po natin under ng genealogy ko. Hindi ko na sinasakay kasi pinaprioritize ko si Ma'am Des eh. Natin ko sa Pasay doon sa lumang condo nila. Ma'am Des, sabi Ma'am Des. Tsaka alam niyo ma'am, di ba ma'am, mabay kasi si Ma'am Des eh. Hindi naman ako marunong mag-talk. So, nagma-marketing. At si Doc Arce naman po yung ano, yung nagbibigay po ng product presentation. Doon po kami noon sa National Institute of Health. Doon po kami nagsimula eh. Doon po kami nagpalaki ng grupo. Doon po kami, ako dati, tagapalakpak. Lalo-lalo na po doon. Pasalamat ako din po si Ma'am She, Shirlita de Guzman Vergara. Ma'am She, salamat ma'am ha, na natulungan niyo po ako ma'am. Ang galing niyo magpaliwanag. Ako po, invite lang. Magaling pa ako mag-invite eh. Invite ako. Sila nagpapaliwanag. Sige, tapos yung gigil ko. Kaya, nas gusto ko pasamantalain po ang pagkakataon natin na pasalamatan sila. Doc Arce, ma'am. Doc Arce, salamat ha. Salamat talaga. Si Ate LD Gumayan. Ate LD Gumayan, ate, salamat ha.
na nung panahon po, nung janitor ako, inuubos ko yung pagkain mo. Tapos isa ka po, after ng doktor na yon, ikaw po isa sa tumulong sa akin. Tatlong anak ko, yung mga anak ko, dahil marami ka kilalang doktor, marami ka kaibigan doktor, yung mga anak ko, wala akong bayad, bisig ko. Salamat, Ate LD. Salamat sa pagkain na binigay mo sa akin. Yung iyak-iyak ko sa'yo. Salamat sa 10 accounts na binili mo. Salamat kasi nagtiwala po kayo sa akin. At isa na rin po kayo ngayon sa multi-millionaire. At dati rin po kayong sumasakit sa Toyota Revon. Kaya marami pong kwento yung Toyota Revon yan eh. Kaya po sa mga bago, sabi ganun lang po, dapat masaya tayo. Masaya tayo sa ginagawa. Ganun po yun eh. Pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka nahihirapan. At nakikita mo yung ano po yung spirit of camaraderie. Kung sino po yung mga kabats nyo ngayon, mahalin nyo po sila kasi di kayo maubusan ng market. Tandaan nyo po, mas lalaki pa po lalo ang FirstVitaPlus. So pasalamat ako lang din po. Si Architect Sunny Kina, Coach, kung nakikinig ka, magpalakas ka, marami pa tayong tutulungan. Architect Sunny Kina, kasi kami po ang original tandem eh. Si Lisa Narca, sis Lisa, kung nakikinig po kayo, Lisa Narca, Brother Mike Narca, ng Powerhouse Team. Brother Mike, maraming salamat po sa inyo, salamat po. Kasi ang A ko po, Empowered Visionaries, ang B side ko po, Unlimited Possibilities. Kaya Nanay Bing Bukad, kung nakikinig ka, Nanay Bing, salamat po Nanay Bing, salamat sa inyo. Tatay Undo, salamat po. Si Tatay Undo, first time ko po sa Dipolog, nagtok ako doon, grabe ang gigil ko. Nagtok po ako doon, walang sumali. Pero nung hapon po, may recipient vendor lumapit sa akin, kinausap ko. Sabi ko, sir, maganda po ito, atay kayo bukas, meron pa po orientation. Naalala ko po noon, 12 years ago, 10 years ago, the following day, may talk po ako ng mga 2 o'clock. Pero si Tatay Undo, nandun po siya. Bago mag-alas 12, alas 11 yata na umaga, nandun na. After ng talk po, sumali po siya. So, ang ganda po ng sistema ng FirstVitaPlus. Iba Tatay Undo, limitaw na po dyan. Si Larry Liar, Pari Larry, thank you ha, Larry Liar. Si Princess Kabunag, JR Martus. Ganda po ang ganda ng sistema. In-invite mo, tinene mo. Hindi man tumuloy, meron lilitaw sa ilalim eh. Kaya palakpakan po ninyo yung pag-tune inyo ngayon sa FirstVitaPlus dahil kayo na po ang susunod na JR Colina. Samantaling ko lang po, ito pa po, Randy Lazaro, kung nakikinig ka, 2 minuto kitang kinausap, 2 minuto, napasali kita, maganda na ang buhay mo ngayon, Randy Lazaro, paret, salamat sa'yo. Kung nakikinig ka, Arnold Simplina, Mari Arnold, Eloisa Simplina, Mari, salamat sa inyo, at dasal ko, magtulong-tulong tayo, magmahalan tayo, gusto ko ang makuha yung award, Top 8 Network Builder, ang sisipag po ninyo. At Sammy Flores, kung nakikinig ka, Pesam, hataw tayo. Melchor Nibres, ang dating mangingisda, Melchor, sabi ko sa iyo nung araw, di ba? Galingan mo, kasi di ka marunong mag-English, wala tayo, wala kang pinag-aralan, wala, mahina tayo doon. Pero sabi ko sa kanya, focus sa FirstVitaPlus, pag yumaman ka na, milyonaryo ka na sa FirstVitaPlus, mag-asawa ka ng marunong mag-English. Kaya, inaanak ko po yan eh. Nag-asawa po siya, English teacher, kaya may nag-i-invest na rin po para sa kanya. Grabe ang FirstVitaPlus. Grabe! Power! Power nga po! Palakpakan po natin ang FirstVitaPlus. Grabe! And of course, grabe! Ang millennials ko po sa Iloilo, Coach JM. Coach JM Espeha, grabe ka. Coach, grabe ka. Malayo-malayo ang mararating mo. Marami ka lalit pa sa FirstVitaPlus. Nakabuhi ka sa FirstVitaPlus. Coach Michelle Cubar at Coach Daniel Cercado, kayong tatlo, maraming salamat sa inyo. Marami tayong tutulungan. Huwag kayong magbabago. Galingan pa natin, marami pa tayong tutulungan. At Kuya Manny Antonio, Mr. Manny Antonio, kung nakikinig kayo, Kuya Manny, salamat po ha. Kasi kinopya ko kayo. Sabi ng asawa ko, magpaalam ka kay Mr. Manny Antonio, baka magalit sa sayo. Kasi kinopya ko po si Mr. Manny Antonio eh. May dala-dala po ang tape recorder. Lahat ng talks, lahat ng trainings ni Mr. Manny Antonio, umuupo ako, nakikinig ako. Kasi gusto ko rin po maging magaling na magsalita tulad ni Mr. Manny Antonio. At pagdating po sa bahay, sinusulat ko, mine-memorize ko. Kaya, yun po talaga sobrang ginawa ko. Gusto ko pong matuto, gusto kong maging official speaker ng FirstVitaPlus. Kasi hindi ko pwede kasahan yung mga top earner na rin ngayon, mga speakers that time, ang gagaling. Kaya ang dami nilang schedule, kaya napilitan po ako na tumayo po ako sa unahan. Na kahit hindi nila ako naiintindihan, napapasumasali, kasi hindi ko rin po maintindihan eh. Hindi nila yan naiintindihan, pero mamputin nila sumali sila at tumuloy sila, maganda rin po ang buhay nila ngayon. Alam niyo, that time po, pumapasok ako sa loob ng toilet, umiiyak ako, kasi gusto ko maging kagaya ni Manny Antonio. Sinusulat, alam niyo,
papraktis ako sa harap ng salamin, balino-balino pa ako, maya-maya ng konti, kapraktis ko, naiihing parang salamin, gumagalaw na. Sabi ng salamin, ang galing-galing mo na. Kasi mga butik yung nahuhulog isa-isa, kaya pala nahuhulog, pumapalakpak sa akin. Ang tanong ko, kumusta kaya yung mga butikay na hindi pumalakpak sa akin? Kaya palakpakan ko natin ng FirstVitaPlus. Dati tagapalakpak ako. Para tingin panahon, ikaw naman ang pinapalakpakan. Power! At higit po sa lahat, hindi po mawawala sa listahan ko. Ang best friend ko, ang original na best friend ko, ang isa sa tumulong sa akin, nagkakauntugan ng ulo namin sa Mindanao sa Hatawan. Nauna po siya nagpanaki ng napakalaking grupo sa Mindanao. At hindi ko po patagalin. Paring Manny Kasapaw, paring man, kung nakikinig ka, salamat ha. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Hindi ka lang magaling, kapagmahal pang kaibigan. Pare, nasa puso kita palagi. Kaya pag nasa Ilocos ako eh, nagkakatay ako ng kalding kasi kalding doon malasa eh. Pag magpaluto ako, marami. Dinadala ko si pare man ng kalding eh. Sabi sa akin ni pare man, pare, ano po ba? Pag dinadala ako ng kalding, inuulam namin ang buong pamilya ko yon. Kaya pare man, salamat ha. Marami tayong tutunan, pare man. I love you. So, yun po. Grabe po, no? Diyan po nagsimula ang first million ko diyan sa Toyota Revo na yan. Ipinangahakot ko po yan ng power packs tapos masaya lang. Kahit ano nangyayari dati, hindi ko nararamdaman. May nangyayari, may na-jaryo, may nangyayari sa jaryo. Ang swerte ko naman po dahil di ako nagbabasa ng jaryo. Ako po, nung makita ko po ang FirstVitaPlus, gigil! Hindi nagbago yon. Sabi ko, sige. Atawin ko to, para dati ang panahon hindi na kami kawawa. Kasi alam niyo po, pag mahirap ka, base sa akin po, mahirap ka, kawawa ka na, kinakawawa ka pa. Kaya sabi ko sa sarili ko, gagaligan ko, pag ako yumaman, tutulong ako. Grabe ang gigil ko po. Kaya, bilis ako na po. Kasi maraming kwento yung Toyota Revo na yan. Ang dami po niyang kwento, ang dami pong sumakay dyan sa Toyota Revo na puro mga top earners na rin po ngayon ng FirstVitaPlus. Hanapakan po natin mga nag-imbita sa inyo kasi kung hindi po tayo na-imbitan sa FirstVitaPlus, hindi po mababago ang buhay natin. O ito na po. Yung resulta na mayroon ka, yan ang magtataas sa'yo. Kaya sa mga bago po ngayon, bilhin po ninyo yung takot ninyo. Bilhin nyo po yung takot ninyo. Ang presyo lang po niyan, 8,800. Kung hindi ko po binili yung takot ko, kung hindi ako nangutang, hindi po mababago ang buhay ko. Bilhin nyo po yung takot nyo. Kasi hindi po yung halaga. Yung opportunity po, na sobra-sobrang opportunity na ibinibigay po ng FirstVitaPlus para po sa ating lahat. Marami na po ako sinasabi ngayon, marami na ginanaro sa isip ko kasi syempre po experience eh. Dati, sabi ko nga kay Ma'am Doy, ma'am, pangarap ko din po magsata sa unan. Hindi eh, utal-utal eh. Pero dahil sa hinog ka sa panahon, na puso mo maganda, nagmamahal ka, tumutulong ka, trabaho lang, walang issues. Kaya alam nyo po, pasintabi po, nagkukwento lang ako. Bago po dumating ang pandemic, nakakasana po yung grupo ko. Kasi sabi ko po sarili ko, dapat walang kulay-kulay. Kaya kami nalang ni Paring Man eh, iisa kami. Alam niyo po, kahit hindi natin kagrupo, kasama ko, binababa ko po sila. Kaya manaki ang grupo natin dahil sa lanim ng genealogy ko eh. Kasi walang issues, wala ang kalaban po natin kahirapan. Panahon po ng pandemic, nakakaawa po. Tulungan po natin yung mga tao na nagugutom kasi nararamdaman po natin sila kasi galing po tayo sa hirap eh. Bababain ko yan pag makapal na to, bababain ko naman sa ilalim. Makapal na to, bababain ko hanggang kumapal. Kaya po, ang FirstVitaPlus po lifetime. Hinihintay ka po ng mga pangarap sa FirstVitaPlus. Kung nahihirapan kami ngayon, kung nasasaktan kami ngayon, hindi yan ang kalaban natin. Ang kalaban natin kahirapan. Nasasaktan ka, nasusugatan ka. Sugatin mo pa, naliman mo pa. Ikaw ang susunod na Manny Kasapaw, Jer Colina ng FirstVitaPlus. Power! Palapak nga po kung nararamdaman niyo po sinasabi ko. O ito na po. Yung bahay na yan, sabi ko nga po sa inyo, yung resulta na mayroon ka, yan ang magtataas sa'yo. Ako po, sabi ko sa inyo kanina, hindi ako pumasa ng National Entrance Examination, pero hindi po yung naglang para maging matagumpay tayo. Hindi po ako pumasa ng civil service exams. Hindi ko po mabilang sa daliri ng kamay ko. Daliri ng paa ko. 25 times di ko mabilang. Ang saya. Lahat po yun. Hindi ako pumasa. Pero hindi naman po yun ang pinag-uusapan eh. Di ba po? O, kailangan pa po ba akong pumasa? Ay di ko wala ako ng mga matatalino eh. Sa ilalim ko, dahil mga matatalino eh. Di ba po? Janitor ka lang pala. Itanin niyo po yung tsura. Napapagkamalan nga po kung ano dyan eh. Hardinero, pero alam niyo po, grabe ang FirstVitaPlus. Kaya ganun po kay Ma'am Doy, mahal na mahal ko si Ma'am Doy, ma'am. Hanggang sa mga channelist si Boss Gabby, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Doy. Hindi po ako magbabago. Alam niyo po, tinan niyo, isang taon at kalahati na hatawan, walang tulugan. Hindi po makapaniwala ang lahat ng janitor pang may-ari niyan. At nung napanood na po nila sa Rated K, yung success story ng isang dating janitor,
Naniwala na po sila. Kagaya po niyan, may kinakausap po ako na malapit sa puso ko. That time po, top earner po siya ng Century, ng realtor po siya sa Amerika. Inaano ka po ng First VitaPlus. Ang sabi nila sa akin, kung nasa Amerika lang daw ako, nakulong na ako dahil di naman ako doktor. Pero alam niyo po, grabe ang First VitaPlus. Milagro po. Kaya lalakas pa po tayo lalo kasi po, natulungan po yung prostate cancer niya dito. Kaya ngayon pong panahon ngayon ng pandemic, grabe nakakalungkot, pero magtulungan tayo, tulungan natin yung mga taong nangailangan ng tulong. Milagro po. Kailangan po ng mga tao ang produkto natin. Kasi nakakatakot po, di ba po? Aanin natin yung pera natin, hindi natin madadalian. Maganda po, malusog tayo, mayamay, marami pa po tayong pera para marami tayong matulungan. December 30, 2007, na-feature po yan sa Rated K. Power, palapakan po natin ng First VitaPlus. Grabe! Nandiyan pa po ba kayo? Hindi ko kayo nakikita, pero nararamdaman ko po kayo. Kasi nung bago ako, ganyan din po ako. Nanggigigil ako nung makita ko ang First VitaPlus. Sabi ko, hindi na kayo magugutom. Hindi na kayo magugutom. Abi Power! O, ito po. Ito pa. Resort house namin sa Bigan. Di ba po? Yan po, lumang bahay ng biyanan ko. Give ako po. Pinag-iba ako yun. Pinatayo ko po ng bahay. Likod po niyan. Yan po ang resort namin. Likod po niyan, dagat. Yan, wala pong nakapira ngayon dyan. Kasi bakasyon na namin. Kaya kung gusto niyo po, sabihan niyo lang po ako. Libre po kayo dyan. Sasamahan po kayo ng mga multo. Multo po nakatira dyan eh. Yan, okay po. Ito pa po. Nakabili po ako ng mga sasakyan. Dati sa Bicol. Yung mga Bicol, mga Tugang Mindo, mga mahal na mahal ko po kamong gabos. Tugang Mindo, taga Bicol po yun eh. Dati po, kalabaw lang po ng kapitbahay ang nilulunadan ko. Pero ngunyan, ang dami ko na pong lulunadan. Ganyan po katindi ang First VitaPlus. Power! Walang exams. Walang exams exam. Pero namaintindi ko po ang First VitaPlus, hindi pala kailangan dito maraming inaral. Ang kailangan lang pala dito, punong-puno ng maraming pangarap. Walang exams. Hataw lang ako po. Nag-observe po ako eh. Yung boss ko po kasi taga-anguna yun, inoobserbahan ko siya. Sabi ko, ang galing-galing niya mamaril, tinuturoan niya ako mamaril. Sabi niya, Apo JR, kapag ikaw na mamaril, dapat ganito ha, dapat to ha, nakaganyan, para pagka pumatok, hindi gagalaw. Pop, pinot, yung ay, mga air gun, that time ano eh, kilala-kilala siya dahil siya ang champion ng buong Pilipinas eh. Pinutok niya yung air gun, bang, target niya. Pero nung pumunta kami ng anguno, hindi umobra yung pa ganyan-ganyan-ganyan niya. Sabi niya, alam mo Kari, hindi po pwede dito sa anguno yung paganyan-ganyan. Aba, pag paganyan-ganyan ka, hindi ka tatama. Kasi binabalik po pala nila, mga isda, pag lumabas yung isda, binaril, o ito, oh, walang ganyan ngayon. Lumabas ang isda, bang! Ganon din po ang ginawa ko sa First VitaPlus. Wala na sulat-sulat. Pag may taong kakausapin, usap, galing po ako dun eh. Mamindset ko muna, tapos maya may nabubudol-budol na. Anong punto ko? Huwag po nating asahan ang pamilya natin, kamag-anak natin, na sila magpapayaman sa atin. Sarili mo ang asahan mo kasi ang mapapayaman sa atin, total stranger. Power! Palakpaka po kung nararamdaman niyo ako. Ito po ang gusto na maraming sasakyan. Hindi lang po yan isa. Hindi lang po tatlo. Ganyan po katindi ang First VitaPlus. Focus po tayo. Magmahalan po tayo. Mahalin po natin ang First VitaPlus dahil napakaganda po ng puso ni Ma'am Doyi. O tinin niyo po, Land Cruiser. 2011, binili ko po yan. Property dito sa BF Resort Las Piñas, kapitbahay ko po dito yung mga malalaking tao na kilala po ninyo. Minsan nakakasabay ko na may mga police, sabay din ako para walang traffic. That time nung ma-traffic pa nun, sumasabay ako. Pagdating ko na toll plaza, nakalusot ako sa traffic kasi naka-convoy kami. Akala nila bodyguard din. Tapos pasalamatan ako. Ma'am, thank you ma'am, senador, thank you po. Di ba po, hindi naman nila alam eh. Sabi na asawa ko, kakaway-kaway ka dyan. Okay lang, hindi naman ako nakikita, tinted eh. Grabe po bang First VitaPlus? O walang civil service? Hataw! Hataw lang, walang issue-issue. Yan po naghihintay sa'yo. Power! O ito pa po. Tingnan niyo po yung dating janitor. Bakit naiintindihan niyo po ako bakit ganun ako kay Ma'am Doyi? Kila Sir Sok? Kasi po, wala na po akong pupuntahan. Huling bara ako na po ang First VitaPlus. Simula nung umpisa, hanggang umpisa kay Ma'am Doyi ako. Alam niyo po, hindi to lahat alam ng lahat. Ha? Hindi po kami magkakilala ni Ma'am Doyi. Pero pag pumupunta po siya sa Pilipinas, ito ha, sikreto lang po ito. Pag pumupunta po siya na Philippine General Hospital, hindi po yan nagpapadyaryo. Hindi po yan nagpapaalam na pupunta doon.
pumupunta po yung para tumulong. Halos happy niya po yung mga pasyente, pumapatak ang luha niya. Si Sergio nga noon, naalala ko eh, nung nakita niya niyayakap ni Ma'am Doy yung mga pasyente, pumapatak ang luha, Sergio natakot eh. Nagtago, pero si Ma'am, pumapatak ang luha, niyayakap niya. Kaya alam niyo po, sabi ko sarili ko, hindi ko alam na mapupunta ako kay Ma'am Doy, basta patras lang ako ng patras. Hindi pa na mapupunta ako sa First Vita Plus. Ganun din po tayo, maging mabay tayo. Magmahalan po tayo dahil ang Panginoon nandyan. Naniniwala ako na hindi tayo bibigyan ng Panginoon Diyos ng pagkakataon mga harap dito sa First Vita Plus, kundi tayo binigyan ng personal power na kakayanan, na abilidad para mangyari ang pangarap na yan. Power! Kaya sabi ko sarili ko, pag ako naging top earner, kasi nung time ko na yon, yung mga top earner ng First Vita Plus, matataas sila eh. Sabi ko, pag ako naging top earner, hindi ko sasayangin yung tulong ni Ma'am Doyi sa akin. Sabasa ako, hindi ako ihiwalay ka Ma'am Doyi. Kaya alam niyo po, kahit ayaw nga nila sa akin, nandun pa rin ako eh. Kasi alam niyo po, yun po yung nakasanayan ko eh. Ang English ko po, may pera po ako, nakakabili na ako ng English, pero dati wala eh. Hindi, pag marami kang pera, di ba po, nakakabili ka ng English. Power! Palakpakan naman po natin ng First Vita Plus. Diba, ang galing-galing mag-English, wala namang Mercedes-Benz eh. Power! O, kung ikaw nasasaktan, payaman ka sa First Vita Plus. O, Mercedes-Benz o. Dati nga po, di ko alam paan darin yan eh. Sabi ko kay Sir Sok, sa Sir Sok, pumili niyan eh. Sabi ko, Sir, hindi ko alam paan darin eh. Tinignan ko na lang paano pandarin ng asawa ko. Aba, walang susi. Paano pandarin? Wala nang susi. Di ba po? Tapos pag pinandar mo, parang may multo. Pag pinandar mo, wala na lang. Tapos alam niyo, natutunan ko yan. Paano pandarin? Dinala ko po sa Santri, sa main office. Grabe, lahat ng tao nakatingin sa Mercedes-Benz. Akala nila nakasakay doon, si Piolo, akala nila nakasakay doon, artista. Di ba po? Tapos sabi ng mga tao, JR, i-top down mo naman. Di ko alam kung anong top down. Sabi ng asawa ko, ipindot mo to para matanggal yung bubong. Di, ako naman po, para sa lahat naman po ako eh. Gusto ko po, ma-inspire kayo mga tao. Di, tinap down ko ngayon. Ba, nagulat po ako, natatanggal yung bubong. Sabi ng mga bata, ay, natanggal yung bubong, lagay mo pandikit. Eto na po ngayon. Nung nakatanggal na yung bubong, ibinabalik yung bubong, ayaw nang bumalik ng bubong. Ganun pala yun. Yung compartment kasi, pag binuksan mo yun, eh ang daming produkto, pag naka-open yun, pwede matap doon, pero hindi mo na pwede maibalik. Sabi ko, ganun pala yun ha. Ibang klase itong Mercedes na ito ha. Diba po? Grabe ang First Vita Plus. Ganyan po, kagandang buhay ang naghihintay po sa inyo. Palapakan natin ang First Vita Plus. Grabe, power! O eto pa po. Sino po ngayon ang naniniwala na mababago din po ang buhay niya? Taas sa kamay! Lahat po ba mababago ang buhay? Itinas mo ang kamay mo, mababago po talaga ang buhay mo sa First Vita Plus. Dito na po ako ngayon nakatira. Welcome po kayo dito, parang museum. Napapagkamalan po nila dito na may-ari, foreigner daw. Lumabas yung asawa ko, akala ang asawa ko, ang napangasawa, foreigner. Hindi nila anong foreigner. Hindi ko pwedeng sabihin kung saan po yung bahay na yan. Dito po yan sa loob ng Italia, 500, VIP Resort Las Piñas. O, ituturo ko po kayo ha. O, ito po. Okay po ba ang gagawa ng First Vita Plus? May swimming pool, oh. O, okay po ba? Sinong gusto magkaroon ng ganyang bahay? Ganyan po katindi ang First Vita Plus. Palakpakan natin ang mga pangarap natin sa First Vita Plus. O, ayan po, tinan niyo po. Dating nagwawalis sa Philippine General Hospital. Ngayon, nagbawalis na po ng 40 million na palasyo. O, ayan pa po. Ayan sana, oh. Tinan niyo po. Napapagkamalan po nilang ako yung helper dito. Hindi po kasi ako mukhang mayaman. Okay lang, importante na bago na po yung buhay natin. Tignan niyo po yung bahay ko. May duman nga dati dito eh. Hey, sabi niya, hey, where's the... Sabi niya, tinatanong niya, nasa daw, may-ari daw ba? Eh, politiko, foreigner. In English ko din. Sabi ko, why? Yun, why lang? Tapos malis na ako. English ko, wala ka ng bahay na ganyan eh. Ayos ba, power? Kaya ako kayo nakikinig ngayon. Di ba? Ay nako, anong pa na siniisip niyo? Sasabihin niyo, mas magaling ako sa taong yan eh. Mas magaling ako dyan eh. Totoo po yun. Gamin niyo po yung galing niyo dito sa First Vita Plus. Ang unang-una pong mapapasaya po ninyo, yung pamilya niyo po. Alam niyo po, lahat tayo magaling. Alam niyo po yung style ko, hindi po ako mapapagod na ikwento sa lahat na dati akong janitor. Kasi dito ako yumaman eh. Kahit nga po ngayon na ganito na po yung estado ko, mahal na mahal ko po kayo eh. Wala, miss ko na po kayo kung wala lang pong pandemic. Ako po yung pumupunta eh. At tingnan, wala pang pandemic, pumupunta ako doon sa mga anak. Kasi nararamdaman ko po, galing ako doon eh.
Kasi mga top earner dati, ang tataas, hindi namamansin eh. Tapos pag ako naging top earner, lahat sila yayakapin ko. Alam nyo, namimiss ko na po kayo. Matatapos na rin po ang pandemic, lalo pa rin po tayong lalakas sa FirstVitaPlus. Namimiss ko na po yung face-to-face po tayo na nagtatawa na, nagpa-power-power. Di ba po, Ma'am Doy, ma'am, I love you, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Doy. Hindi yan naghihintay sa inyo. Kung nahihirapan po kayo, galing din po ako, nahihirapan din ako. Alam nyo, dati po, dati, daladala ko yung power pack, wala ko pabasahin pa uwi. Dinilibre ko. Pagdating ko dun sa bahay, sarado yung bahay. Naglakad ako, papunta dun sa umorder sa akin ng power pack para maningil ako. Nung naniningil na po ako, hindi ko po pwedeng sabihin yung tao na yon. Basta babae po siya. Opo. Naintindihan ko po at salamat sa kanya kasi doon po lumabas lalo yung galing ko. Nung sinisingil ko na po, ibinalibag niya po yung power pack. Hindi man lang po niya sinarado yung zipper. Nagtila po na yung box. May box pang butas, bukas. Natapon. Ibig sabihin, binawasan na nila. Hinahapon nila kasi siyempre po, di ba, mababa ang tingin nila sa akin dahil kasamahan ko sila sa PGH. Eh. Salamat po sa kanila. Kung nasan man po kayo ngayon, kaya po ako umaman dahil po sa inyo, sa mga ginawa nyo sa akin. Kaya alam nyo po, nagmahalan po tayo. Ang kalaban natin dito kahirapan. Nakakalungkot po ngayon, di ba po? Ang pandemic, ang daming namatay, ang daming... kasi tatay din po ako eh. Nung nasunungan kami ng bahay nang walang-wala kami, nag-iiyak yung mga anak ko, nagtuturo ng pagkain, wala akong pambili. Di ba po? Ano tayo tutulungan ng FirstVitaPlus kung di natin gagalingan? Nung tinulungan ako ng FirstVitaPlus, ginalingan ko kahit wala akong brick, kahit wala akong kain. Hindi naman nila alam eh. Ito na po ang buhay ko ngayon. Tinayin niyo po. Ano kaya ang pakiramdam na sa loob ng 8 taon, makuha mo ito lahat? Power! 8 taon! Nakuha po yan ng dating janitor. Wala na po sa akin ngayon, kundi sila naniniwala. Ang importante, ma-inspire ko po. Tayo ngayon na nakachunin. Kung nakachunin po kayo ngayon, paniwalaan mo lang, mas magaling ka sa Manny Casapaw, mas magaling ka sa JR Colina, kayo po ang susunod na mabago ang buhay rito. Ang FirstVitaPlus po, lifetime, napakabait po ni Ma'am Doy. Kaya, paniwalaan niyo, tinan niyo po, 8 taon. Ganyan na po ang buhay ko ngayon. Pag umutot nga, dito sa bahay na to, ako po may-ari nito, nakalagay pangalan ko. Tinan niyo po, kahit umutot ako dito, mabango pa din. Bakit po? Eh ako may-ari nito eh. Nakuha niyo po. Papasalamat din po ako sa Panginoon na binigyan ako ng very, very supportive po na asawa. Siya po yung, kapag nangihina ako that time, umiiyak ako, sabi niya sa akin, magaling ka. Pinapaniwalaan ko po yun. Magaling ka. Ganun pala yun, kahit di ka pala magaling, basta paniwalaan mo lang sa sarili mo na kaya mo rin ang kaya ng iba, magiging magaling ka pala. Kaya, sweetheart, maraming salamat. Nakatabi lang naman kita, kinakawayan pa kita. Salamat sa trainings ko sa'yo. Lagi mo akong pinapagalitan. Pero yung mga pagalit mo sa isang dating janitor, ang pumunta sa dating janitor, ang umukas sa dating janitor, yung may-ari po ng original na checky katabi ko po, si Emily Colina. So, thank you ha. Salamat. Ngayon, hindi niya na ako inaaway. Dati nung wala akong, nung janitor pa po ako, lagi ako may kasalanan. Ang lamig dito sa bahay namin, sandali po, adjust ko lang. Ang lamig eh. Buong bahay po, may aircon eh. Salamat Ma'am Doy. Salamat sa Panginoon na dumating sa buhay natin ng FirstVitaPlus. Okay, ito pa po. Sino po excited? Sino gusto kumita ng ganyan? 2005, unang taon ko po sa FirstVitaPlus, kumita po ako 759,000. Sumunod na taon, 2.3 million. 5.1, 7.6, 9 million, 10.4 million, 9.7, 9.9, 9.7, 9 million, 8.7, 9.7 million, 6.5, 5.2 million. With due respect po, pandemic po tayo ngayon. Diba po? Kaya ito na po yung tamang panahon na yung opportunity, sablubungin po natin, hindi po tayo humindi sa FirstVitaPlus. Alam niyo po, nagdadasal ako kanina, sabi ko, Lord, tulungan niyo ako, Holy Spirit, bigyan niyo po ako kasi hindi ko po alam paano kakausapin yung mga taong nakikinig kasi baka mamaya ma-offend ko po kasi yung ano masabi sa akin. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Ma-inspire ko po sila. Kasi tinan niyo po, kung wala si Ma'am Doy, kung wala ang FirstVitaPlus po, nasan ngayon ang dating janitor? Siguro, ang pangit-pangit ko na. Tinan niyo po, oh. Dito, hindi ka tatanda eh. Pabata ng pabata. Ordinaryon to. Sabi nga, sa FirstVitaPlus, ordinaryon tubig ka. Na habang tumatagal, nagiging mamahaling anak. May kilala po ba kayo na dyan to sa labas? Kumikita ng hari 21 million. Wala! FirstVitaPlus, palakpakan po natin. Nandiyan pa po ba kayo? Palakpakan natin ang mga pangarap natin. Uulitin ko, may kilala ba kayo sa labas na dating janitor kumikita ng hari 21 million? Wala.
Sa First Vita Plus, meron. Kaya paniwalaan nyo po ngayon ang First Vita Plus na yun na po ang tamang panahon para magtulungan po tayo. Kung hindi ako naniwala noong 2005 sa First Vita Plus, ano po ang itsura ko ngayon? Ano po ang buhay ng pamilya ko ngayon? Bakit ako sumali sa First Vita Plus? Mahal na mahal ko po ang mga anak ko. Mag-a-abroad datay-datay mga asawa ko, ang siyudad ko ang umalis. Ayoko. Naniwala po ako. Paniwalaan nyo ang First Vita Plus. Yan na nyo po, pandemic. Bago po mag-pandemic, muntik na po kami ma-lockdown sa Iloilo. Kasi walang issues, wala. Kataw talaga. 3 days before the lockdown, paikot-ikot po kami dyan sa Tigbawan, kung mga taga-Tigbawan po dyan. Okay na po, magtulungan po tayo kasi tayo na po kasi ngayon ang may-ari ng First Vita Plus Iloilo Product Center. Palakpakan po natin sa Ma'am Doy. Ma'am Doy, masalamat po. So paikot-ikot kami ng Tigbawan kasi kailangan po face-to-face. Nasira yung sasakyan namin. Sumabit ako sa bus. Sanay naman ako sumasabit sa bus eh. Naka-forma pa po ako noon. Di naman nila ako kilala eh. Pagdating doon, tok ako sa kooperatiba. Hataw. Pagdating po namin, 3 days before, kumuha kagad kami ng aeroplano kasi magla-lockdown pala. Kasi kailangan namin kumuha ng 300 power packs for Iloilo. Alam niyo po, sa Iloilo, ang dami mga mayayaman. Ang dami pong mga isip negosyante. Ang lakas po ng First Vita Plus sa Iloilo yung produkto ayaw nila. Konting unan nga lang, naka-hotel na eh. Konting ubo nga lang, bumibili lang ng First Vita Plus eh. Ganun po kaganda ang market ng Iloilo. Pagtulungan natin ng Iloilo. Tinan niyo po, pagbalik po namin ng Manila, diretso kami ng, from the airport, diretso kami ng Suntree Tower. Grabe ang traffic. Grabe, pero nakahabol po kami doon sa office hour. Tapos nakabili po ako ng, kami ng 300 power packs. Tapos kailangan po madala sa cargo kasi mano-mano. Kailangan mabilis eh, madala sa cargo. Naku, the following day, nag-lockdown na. Nakita nyo naman po sa Facebook, di ba po? Nandito ang daming produkto, dito na kumukuha yung mga dealers natin. At ang advantage po ng pandemic po, natuto kami mag-online transactions. Dati pumipila kami ng mahaba sa banko. Kahit na gold cards kami, mahaba pa din ang pila. Yung pala, kiklik mo na lang sa computer, pindot-pindot na lang pala, hindi ka napipila. At alam niyo po, advantage po talaga na trabaho lang po tayo ng trabaho kasi po, milagro talaga. Kanyan niyo po, ang daming mga kumpanya na nagsarado, ang dami pong mga nawalan ng trabaho. Alam niyo po, tao lang din tayo, natatakot tayo, naawa tayo. Di ba po kaya, ngayon po, na nandito ko na sa First Vita Plus, nakita niyo na po, magpatulong kayo sa First Vita Plus. Kasi kung ako po dati, hindi ako naniwala at hindi ako nagpatulong sa First Vita Plus, yung sobrang ginawa ko na nangutang ako, inaano ko yung negosyo, siguro walang Jerry Colina ngayon na nagkakwento sa inyo na napakaganda ng buhay dito sa First Vita Plus. Diba, sabi ko nga, what we save is not the money, we save the time. Tinan niyo po, after ng pandemic, oh, 75,000, apat na solid, yung panglima, kupit ko. Marami pa po kaming cheque, kaya kita niyo po, umabot po yan ng sa loob ng isang linggo, pandemic po ah. Nakakalungkot. Kaya ang ganda po, tayo tumutulong kasi tayo tinutulungan. Isang linggo, 310,000. 310,000 isang linggo. Nung janitor po ako, tatrabawin ko po yan ng 10 taon, pero walang kain. Walang ligo, walang toothbrush, wala lahat. Baka hindi lang 310, baka 20,000 lang maipon ko. The First Vita Plus po, yan po yung ganda ng sistema. Ano yung sistema? Na kahit hindi po tayo magaling, sabi nga ni Ma'am Doy, hindi mo kailangan magsimula na magaling, pero kailangan mo umpisahan para maging magaling. Ma'am Doy, ma'am, salamat sa mga trainings ko sa inyo, ma'am. Na nabali niyo po ang mindset at sandyato para maging successful na negosyante. Sinang gusto ng 310,000? O, tinyo po, pandemic. Lahat po, alam po kayo, gusto nyo, tinyo po. Oh. 5 buwan at kalahati, ito po ang kinita ng dating janitor. Pandemic po yan, ha? 3.7 million. Nakakaawa po yung nangyayari ngayon. Yung iba, di ba po, ang mag-umpisa daw na magaling, pero kailangan mo magsimula para maging magaling. Kasi yung resulta na meron ka, yan ang magtataas at magpapagaling sa'yo. Sino ang gusto ng 3.7 million? Lahat po gusto. Power! O ito pa po. Travels. Lagi lang po ako nakatikik kay Ma'am Doy. Napuntahan ko po yan. Sa susunod, kayo na po kasama namin nagta-travels. Okay po? Ganyan po kagad ang First Vita Plus. Maniwala ka lang. Mahalin mo ang First Vita. Alisin po natin yung mga pangamba natin. First Vita Plus lang, itodo nyo. Kasi mas masarap na tumanda tayo, maraming savings. Ito po, nagdala ko na rin po yung mga anak ko, Ma'am Doy, ma'am. Salamat, Ma'am Doy, ma'am. Yung mga anak ko po,
Dalawa, mga anak ko po, isa po, graduate na po sa De La Salle, Multimedia Arts, si Josette. At yung pangalawa ko po, entrepreneurship sa De La Salle. At yung bunso ko po ngayon is grade 9. Nasa magagandang eskwelahan po sila. Sabay-sabay po sila nag-aaral. Ang pinang-aaral po nila galing po dito sa check-in nila sa First VitaPlus. Ma'am Doy, ma'am, salamat po. Power! Tapos po, bonus po ito. Nakasakay po ako dyan ng 2 beses. Isinama po ako ng may-ari ng First VitaPlus. Sir Sok, salamat po, sir. Ma'am Doy, ma'am, thank you, ma'am. Tinan nyo po, mas malaki pa po yun sa Mall of Asia. Kada kasi si Ma'am Doy, napakabay talaga. Ma'am Doy, ma'am, thank you talaga, ma'am. Kinikwento ko lang po sa inyo. Ganyan po kaganda ang buhay sa First VitaPlus. Walang pressure. Daanan mo lang po yung dapat daanan. Upo, tatawanan ka. Mamaliitin ka kasi wala pa naman po tayong napapatunayan eh. Pero pag may napatunayan ka na, tumutulong ka na. Huwag po nating balikan yung mananakit sa atin. Nangyari yun para mapush tayo na magumanda ang buhay natin para tulungan sila. Alam niyo po dyan, tuwing hapon, mga alas 5 ng hapon, tumatakbo po ako sa taas. Isang ikot po niyan, 1.1 kilometers. Bakit ako tumatakbo? Kasi dami pagkain ni Ma'am Doy eh. Wala ka pong gagawin dyan kung hindi kumain ng kumain. Umiikot ako doon. Tapos ang dami pong foreigners, ang babait na mga foreigner. Pag mga 5:45, mga foreigner naka 2 piece. Pag 6 o'clock na, medyo madilim na, no piece. Kaya ang okay, takbo. Kaya ang punto ko lang po, hindi ko naman sinasadya eh. Nandun eh. Pero kinitinang ganyan, baka mamaya suntokin, laki nila eh. Tinaw lang ganyan, di takbo lang ako. Nakakasampung ikot na ako, sabi ng foreigner, hindi napapagod ha. Hindi nila alam, eh may vitamins eh. Yan, di ba po? Dati umiiyak ka, nasasaktan ka, para kang baliw kasi di ba, sit like a millionaire, walk like a millionaire. Kasi walang naniniwala sa'yo. Oo, walang naniniwala sa'yo. Ang importante, maniwala ka sa sarili mo. May First VitaPlus, makukuha natin ang pangarap natin. Yan, rated K, 2006. Kabuhayang sok na sok. Ma'am Doy, ma'am. Thank you, Ma'am Doy, ma'am. Rated K, J.R. Colina. Rated K. Tignan nyo po. Kaya nga po yung background ko, makikita nyo po. Nakalagay dyan, parang orasan. Kasi uulitin ko po, sa First VitaPlus po, masasaktan ka, magsasakripisyo ka, okay lang. Pero alam nyo po, what we save is not the money. We save the time. Dadami din po ang English mo dito kapag marami ka ng pera. O, tignan nyo po. Grabe ang First VitaPlus. Napakaganda na po si Ma'am Doy. Tinan niyo po. Good morning. Ayan po yung itsura namin. Hindi lang kami mukhang mayaman. Lalo na ako. Good morning. Great morning. Tatag ng company natin eh. Kaya ganun ka. Naiintindihan po ako ninyo. Intindihan ko ng mga tao. Kung bakit ganun po ako kay Ma'am. Yun ang nakasanayan ko eh. Kasi wala po talaga. Ito po lahat. Hiram ko lahat eh. Nag-dibuway anak ko eh. Sabi ni Ma'am Sandra sa akin eh. Sir, ano ka ba naman? Dibo, Aiden, dibo ng anak mo. Parang sisil. Kasi wala eh. So parang di po eh, puro kasi po Ma'am Doy ako eh. At sana maintindihan din po ako ng mga anak ko. At ngayon po naintindihan na nila ako. Bakit lagi akong wala nun? Para akong border doon sa kabilang bahay, sa isang bahay po, sa isang subdivision. Pag nanatag ko na ng konti likod ko, lilipad na naman para humataw. Kasi sabi ko nga, strike while the iron is hot. Habang bata pa tayo, habang kaya pa, todo! Di ba po, walang issue, masaya. Hayaan mo silang mga problema. Ang importante, makukuha natin yung pangarap natin, resulta natin sa First VitaPlus. Salamat po, Ma'am Doy, ma'am. Thank you, ma'am. Ang dating janitor, hindi ano niyo po, lahat po ng mga aral ko, diploma ko, pinaghirapan ko yon. Pero walang Mercedes-Benz doon. Kopya na ako ng kopya ron eh. Pero walang Land Cruiser. Walang 121 million. Ang galing ko mangopya. Ang ginawa ko po, yung pinapractice ko na magaling ako mangopya, in-apply ko sa First VitaPlus. Kaya Kuya Manny Antonio, salamat. Magaling ako mangopya eh. Kopya-kopya lang dito eh. Sabi ko, kopya-kopya. Kaya ko naman yan eh. Ganyan po. Magaling mangopya. Tapos, dikit sa lahat yung pagkatao natin. Huwag na huwag po natin kakalimutan yung mga taong tumulong sa atin. Lalo kayong mga nagsisimula, mahalin po ninyo yung leader ninyo, yung magulang ninyo. Mahalin po ninyo yung apply ninyo. Na kahit po yung apply ninyo, janitor, kahit yung apply ninyo, taxi driver, mahalin nyo po yan. Kasi yan po ang makakasama ninyo para maabot din po ninyo yung mga pangarap ninyo. Pari Manny Kasapa, kung nakikinig ka, Pari Man, I love you, pare. Best friend, namimiss na kita. O ito pa po, grabe, tinan nyo po. Hindi ko malusutan yung asawa ni paring Manny Kasapa. Kasi kami magkakabatch eh. Unang panik ko, top 8. Sumunod na taong top 2. Si Maring Bet, top 1. Sumunod na... Wala kami tinatapakan tao, ha? Masaya po kami. Hindi kami magkagrupo ni Paring Manny, Maring Bet, pero masaya kami nagtatrabaho. The following awards, top 2,
Parin bet, tapo na naman. Okay lang, ang saya. Housewife, asawa ni paring man, asawa ng taxi driver. The following award, top 2 ako. Top 1 na naman si Marimbet. The following award, Hall of Fame na siya ako, top 3. Top 3, top 1, top 3. So after po noon, naging Hall of Fame na po ako. Yan, bonus lang po yan, di ba po? Tinan niyo po, oh. Sulit po ba yung sobra-sobrang ginawa natin para maging successful tayo sa First VitaPlus? Sobra-sobra po. Yan, awards po yan eh. Pero huwag natin tanggihan, awards po yan eh, para ma-inspire po natin yung mga tao. Maraming pumapalakpak po noon. Ang sarap pinapalakpakan po, Araneta, pumapalakpak. Pero bakit pumapatakan luha ko? Hindi ko po narinig yung palakpakan ng mga kapatid natin, nating lahat. Para sa lahat po ako eh. Hindi ko sila narinig ng palakpak eh. Alam niyo po yung narinig ko na nagpapapatak ng luha ko. Yung palakpak ni Basil. Yung palakpak ni Giuseppe. Yung palakpak ni Christian. Tumatuwa sila. Sorry po. Ma'am Doy ma'am, salamat ma'am Doy ma'am. Sabi ng asawa ko, tama na, huwag ka nang umiyak. Kalma daw, kalma. Salamat sweetheart, salamat sa Panginoon na meron akong very supportive na asawa. Diba na? Power pa po ba, power? First VitaPlus, grabe! Power! O, ito na po. 2004. Ang dating janitor. Kawawa na, kinakawawa pa. Dahil sa First VitaPlus, tinan nyo na po yung dating janitor. May tsura lang po talaga. Hindi lang talaga mukhang janitor. May tsura eh. Pero tinan nyo po sa First VitaPlus. Oh. Tinan po ang ngiti ng mahirap at ngiti ng mayaman. Pareho lang. Alam nyo po, walang sekreto sa pagyaman. Kung hindi, maging masayahin po tayo. Sabi ko nga nun eh, sabi ng asawa ko, ba't ka ba lagi nakangiti? Kilala mo ba yon? Sabi ko, hindi. Eh, ba't ka lagi nakangiti? Sabi ko, wala akong alam eh, diging ngiti na lang ako. Pero yung mga ngiti na yan, ang mga ngiti natin na yan, ang magbibigay po sa atin ng magandang buhay. Power! Salamat po sa inyo. Ngayon po, mga anak ko ngayon, grabe na. May mga anak na po ako, graduate na sa De La Salle, ganun nyo po. Oh. Samantalang ako, UP, University of the Philippines. Tagawalis nga lang, pero UP pa din, tagawalis lang. Di ba po? Pero talo ko na yung mga ano, anyway po, salamat po Ma'am Doy. Kaya Ma'am Doy ma'am, Sir Sok, maraming salamat. Maganda po. Sa mga bago po, napakaganda po ng puso ni Ma'am Doy. Si Sir Sok po, napakabait po nila. At ang First VitaPlus po, lifetime po ito. Palapakan po natin na may-ari ng First VitaPlus sa mga kasama natin sa pagbabago ng buhay natin. Salamat po. Ma'am Doy, Sir Sok, thank you po. I love you po. Ito na po. So, never let go of your dreams. Sa Tagalog, aanin mo pa ang kabayo, ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi po, ibig ko po sabihin, pag may opportunity po, i-grab na po natin ang First VitaPlus, wag na po nating hindian. Kasi kagaya ko po, dating nagsimula sa maliit, pinaniwala ko lang po ang sarili ko, ngayon malaki na po ako. Kayo din po, lalaki ka din po sa First VitaPlus. Palapakan po natin, grabe power! Malaki po ang First VitaPlus. Okay? Lalaki ka din po sa First VitaPlus. Ano po yung ibig sabihin? Malaki po ba ang First VitaPlus? Sabihin mo sa katabi mo, malaki ang First VitaPlus. Now, kung malaki ang tingin mo sa First VitaPlus, malaki ka din dahil nasa First VitaPlus po tayo. Kung malaki ka din, ano po ang ibig sabihin nun? Sabi po nila, kapag sumama ka sa mga bagay na lumalaki, lalaki ka din. Pag sumabay ka sa mga bagay na bumabagsak, babagsak ka din. Ang First VitaPlus po, hindi po tayo lumilit. Lumalaki po tayo ng lumalaki at lalaki ng lalaki. Ano po ang significance nun? Kung lumalaki ang First VitaPlus, kapag ikaw, sumabay ka, kasama ka din po sa paglaki ng First VitaPlus. I want you to think big. Sabihin mo po, think big. Lakihan mo ang tingin mo sa sarili mo. Alam ko iba sa inyo sasabihin, sino ako para lakihan ko ang tingin ko sa sarili ko. Una, wala pa akong grupo. Wala pa akong malaking cheque. Ito lang po ang sasabihin ko. Lahat ng mga lumaki, na mga great people, they started small but in their mind, they are already big. Kaya ikaw tingin mo sarili mo, dapat ngayon pa lang malaki ka na. Sabihin mo, malaki ako. Magkakaroon ako ng malaking grupo. Magkakaroon ako ng malaking cheque. Now, the moment na ginagawa na po natin ang First VitaPlus, hindi ka lang excited, hindi ka lang smart, kundi tingin mo sarili mo, malaki ako kasi ang kakampi ko, First VitaPlus. Grabe! I want you to dream big. Dahil malaki ang tingin mo sarili mo, mangarap ka na. May kasabihan po tayo, mangangarap kanilang itodo mo na. Nangangarap ka po ng malaking bahay, mga sasakyan, Mercedes-Benz Land Cruiser,
lakihan mo na po yung bahay mo, yung tipong yung swimming pool mo, mas malaki pa sa swimming pool ko kasi laki ng dagat, walang makakapigil sa gigil ko. Ang dami ka dito sa bahay ko eh. Mangarap ka lang kasi laki ng dagat, hindi po masamang mangarap. Dapat ngayon pa lang po, pangarapin mo na din. Darating ang panahon, mababago din ang buhay ko. Darating ang panahon, aakit ako sa States, kasama ko ang taxi driver, ang janitor. Darating ang panahon, papalakpakan ka ng mga kaibigan mo, papalakpakan ka ng pamilya mo, ng mga kamag-anak mo. At sasabihin po sa iyo, yung taong yan, dati maliit. Ngayon, malaki na siya. Kasi naniwala sa sarili niya at sa FirstVitaPlus. I want you to make it big. Sabihin mo po, make it big! Hahataw ka na rin lang, itodo mo na. Sumali sila hindi, okay lang yan. Ang importante, itodo mo ang mga pangarap mo. Sumali sila hindi, okay lang yan. Ang importante, ikaw, malaki ang tingin mo sa sarili mo, malaki ang pangarap mo. Kaya sumali sila hindi, okay lang yan. Bakit? Babalikan mo din po sila. At pagbalik mo, may mga malalaking cheque ka na. Kaya sa mga malilitang cheque, tuloy-tuloy lang po, galing po ako dyan. Lalaki din po ang cheque mo. So tara na, kunin na po natin ang pangarap mo sa pamilya mo. Ito na po ngayon ang panahon na magtulungan po tayo. Kasi po, totoo po ang sinabi ni Ma'am Doy. Totoo po ang pangako ni Ma'am Doy na hindi tayo iiwan. Alam nyo, no, nahihirapan ako, mahataw ako. Yan din pinaghahawakan ko. Ang sabi ni Ma'am Doy, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pabayaan. Kaya habang humahataw ako, yun lang po yung baon-baon ko. Nagkakagulo na po nun, nasa dyaryo. Pero ang hawak ko, mabagong buhay ko. Inangahawakan ko, sabi ni Ma'am Doy, hindi kita iiwan. Kasama mo ako sa paggawa mo, sa paghataw mo, sa paggawa mo ng pangarap mo sa FirstVitaPlus, hindi kita iiwan. Yun na po yung ginapanyanghawakan ko. Eh na po ang tamang panahon para magmahalan tayo, magtulungan po tayo. Napakaganda po ng puso ni Ma'am Doy. Kaya kayo pong nakikinig ngayon, kung nararamdaman niyo po ako, congratulations po. Ikaw na po ang susunod na J.R. Colina, Manny Kasapaw ng FirstVitaPlus. Great morning. Maraming salamat po. Ma'am Doy, ma'am. Salamat, Ma'am Doy, ma'am. Sir Sok, salamat po. Great morning. Salamat po. Bye-bye.